Sa video na ito mga ka-dreamers, andito na, naka-ani na po tayo sa ating punlang mais. Ito yung buong katotohanan dito mga ka-dreamers, dahil sa dilingid sa kaalaman ng lahat ay dinaanan po tayo ng pagsubok, dilobyo, yung uod, tapos yung malakas na hagupit ng hangin naman yung sumunod, pinadapa yung ating maisan. Yung ating bodega na paglagakan sana ng ating ani ay hindi po siya nangalahati. Ibig sabihin, nasa 1/4 lang yung ating ani. 30% lang yung ating naani mula doon sa ating punlang mais na nakalagak sa 2 ektarya. Yun yung buong katotohanan dito mga ka-dreamers. Ang local farmers ay talagang hirap na hirap. Dahil sa itong inani ko, kapag ibinenta ito ay tinatayang na sa 4,500 ang kikitain, dahil sa tag 25 pesos ang per kilo ng mais ngayon. Ibig sabihin, wala sa kalahati nung ating ginasto sa material cost. Masakit sa bangs, di ba? Masakit sa bulsa. Tapos yung labor cost ay talagang nawawala na. Diba? Halos sa 4 na buwan, 5 mula nung kinukumpuni natin yung ating munting sakahan. Wala. Wala tayong kinita. Yun yung buong katotohanan sa ating mga local farmers. Mahirap. 3 buwan bago makarating sa ating hapagkainan yung ating ani. Pero ito. Ayan yung mga ka-dreamers. Medyo nakakalungkot, pero yun yung talagang realidad na pamumuhay ng isang ordinaryong magsasaka kapag dinaanan ng pagsubok at dilobyo. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kahit papano nagkakaroon pa rin tayo ng ani, ika nga. Kaya ngayon, yung ating pangunahing layunin, doon tayo tututok sa second cropping. Kaya sana sa mga kababayan natin, pahalagahan po natin yung bawat butil na dumating sa ating hapagkainan, dahil sa mahirap po talaga yung buhay ng mga magsasaka natin. Yan. Ilang buwan yung binilang bago makarating sa ating hapagkainan. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Yan mga ka-dreamers, yung inuod. Diba? Damage. Ito yung bunga nung peste. Mga ka-dreamers, yan yung produkto natin dahil sa uod. Yan. Di maganda yung turnout. Sad to say. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kahit papaano ay nagkaroon pa rin tayo ng ani.